Good morning, faith friends. I am Glessy Malaluan of Batangas City and will be your sharer, May 13, 2024, for today's Gospel, John chapter 16, verse 29 to 33. Sinabi ng kanyang mga alagad, "Ngayon po'y tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Alam naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa atin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Madaling sabihin, naniniwala tayo sa Diyos. Ngunit kapag nahaharap na tayo sa mga hamon ng buhay patungkol sa ating pananampalataya, tayo ay nanghihina na. Ito ay nagpapakita lamang ng ating lubos na paghahangad sa isang bagay o sa kahit anong hangarin dito sa mundo ay hindi na kailanman sapat para sa atin upang matugunan ang mga hamon ng ating pananampalataya. Kailangan natin si Jesus. Siya ang ating lakas. Sa Ebanghelyo ngayon, nilinaw ni Jesus nang sabihin niya na tiyak na magkakaroon tayo ng mga kaguluhan sa mundo. Gayunpaman, mayroon tayong dahilan upang harapin ang kahit na anong problema ng buong tapang. Sinakop ni Jesus ang buong mundo, hindi sa pamamagitan ng karahasan at pagkakahiwa-hiwalay ng tao. Sinakop niya ang mundo sa pamamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig sa mundo. Tunay na ang pag-ibig lamang ng Diyos ang nananaig sa lahat. Kung talagang gusto niyang tugunan ang mga hamon ng ating pananampalatayang Kristiyano, walang ibang paraan kundi ang magpakita ng pag-ibig, dahil ang pag-ibig ang tanging paraan. Love is the only way. For more reflections and to study our Christian faith, you may register at faithbook.ph. Thank you and God bless.